Hey guys, welcome back to our channel. Paalis na si Iban. Sayang, sama ko pa naman sa vlog eh. Hi ka naman dyan. Yeah. Friend ni Jonas. Anong siya ng movie? Anong movie natin? This is the end, eh. This is the end. Parang lasing eh. Nakain pa kanya. Ayun. Kala ko lasing eh. Uwi na siya. Bye bye. Hindi pa makalabas. Aba, Jermaine, buksan mo na ilaw ng aquarium. Then, pakainin mo na yung mga alaga. Yes, Jermaine, di ka pagpakain ng mga fish. Kauuwi lang yan, eh, galing sa classmate niya. Anong ginawa mo doon? Laro. Laro? Laro, saka naro sa park. Lamig-lamig eh. Naglaro kayo sa labas? So ayun, today mag-vlog tayo ng what's in my fridge and pantry. Pero maliit lang yung fridge namin at maliit lang yung pantry. So mag-start muna tayo sa pantry. May mga nung nakarap pa yun na uso yung vlog-vlog na what's in my ref na yun eh. May mga nag-request pero hindi naman magawa. Busy. Then lagi ko nakakalimutan. Sa dati namin pinagalingan, mas maganda yung pantry namin doon kasi malaki. Ito ngayon, as in cabinet lang na dapat sa mga plate or sa kung ano-ano, pero ginawa ko na lang siya nilagay ng ibang stock. Kasi wala kaming ibang space dito. Kaya nga sabi ko, gusto ko pag nagka-bahay talaga, gusto ko medyo spacious ang kitchen, tapos meron kami sariling pantry. Kasi ang hirap mag-organize kapag wala kang enough space. So ayan, start natin yung pantry. As a cook, ano ba ang meron ako sa pantry ko? Tingnan natin. So, sa mga hindi nakakaalam, ang trabaho ko is cook. So, ito yung unang cabinet. So, meron tayo sa taas na yan. Yung pasta yun eh. Penne. Penne pasta. Then, yung instant na puto mix. Pancake mix. And then, ito, white cake mix. Pero hindi siya nagagamit kasi pangit nga yung oven namin. And nabili ko lang siya kasi gusto ko gumawa sana ng yema cake, pero might as well, mas maganda na gumawa from scratch. Then macaroni noodles, tapos ito basmati rice kapag gumawa ako ng ang tawag mo ron, seasoned rice, mas maganda gamitin ng basmati. Then the other one, ito ang nasa taas, yung Japanese rice para sa sushi. Then sago, then sa baba. Alam ko, wala na sa likod eh. Yung nahirap kasi mataas, hindi siya masyadong mabot. Dito, yan, cornstarch, pangpalapot, pagka nagagawa ng mga sauce. Then, sugar, chia seed, para sa, ano itong tawag? Chia seed na pudding. Masarap to, ginagamit ko to pagka, no? Tsaka, sa, nilalagay ko minsan sa soya milk, tinitimpla ko siya. Or sa smoothie. Then, pancake syrup, I mean. Tapos, itong crab and corn na soup, masarap to eh. Then, pag walang oras gumawa ng from scratch na gravy, hindi ako nawawala nito. Kahit pa isa-isa, nag-grocery ako. Para pag busy, at least may time ako na, ito lang. Then, crispy fry. Pero bihirang-bihira ko ito gamitin kasi mas gusto ko pa rin yung chicken na walang breading. Pero pagka nag-crave ako na may breading, ito ginagamit ko. Then, yung glutinous rice. Just in case na may bisita, kailangan gumawa ng mabili sa merienda. Yan. At least meron akong backup. Tapos, sa kabila, ito mga gamit na sa taas eh. So, itong bandang baba lang nagagamit ko. Kasi ro, puro mga baunan. So, dahil nga nag-start na ako mag-diet, guys. So, nag-stop na ako ng sugar. Ito ginagamit ko. Yung stevia na sweetener. Zero sugar siya, tsaka zero calorie. Plus natural siya. So, ito, stevia. And then, ito, kaya hindi ko lang kung kailan magagamit yan. Naglagi lang ako nagbabackup ng condense, ng eba. Yan, gata. Coconut milk,
thick cream. Kasi just in case nga na may maka-scrub bigla magluto, pag may bisita, may at least meron kang magagawang instant na dessert mabilisan. Yan, ito sa Graham para sa refrigerator cake. Sobra last time. Pero talaga pinapasobrahan ko. Tapos, peach slice. And then, ano pa ba? Sa likod gamit na yun eh. Tapos, ito yung munggo. And then, yung oatmeal. Gusto ko pa nga bumili ng mga ganito. Masarap yung meron kang malaki talagang pantry. Gusto ko bumili ng malaking to para sa mga cereal, sa rice. So far, ayan. Doon tayo sa mga ano ko. Problema ko guys, ito mataas. Kaya tumitingkat pa ako sa mga spices ko. Kuha lang ako ng upuan. Ayan guys, kailangan ko pa kumuha ng upuan kasi hindi ko talaga siya abot. Masyado siyang mataas. Abot ko yung nasa bungad. Pero pag may kailangan ako, kailangan ko pa siyang akyatin talaga. Sa kabila, oil. Oil lang yung nandun. So, mayroon ako nito. Ay, nahulog. Sinigang mix. Tapos, ito yung ano, cubes. Iba-iba to. Chicken, may beef, at saka may pork. Tapos, meron akong aromatics, pang palasa to. So, yan. Kumbaga, kumpleto na to eh. Meron na siyang garlic, may onion powder, may salt. So, maganda tong pang palasa talaga, lalo pag sa mga meat at saka sa gulay. Actually, ano to eh. Doon ako nakabili sa binibilihan namin ng spice at work. Umorder kami ng separate. Medyo masikip. Kailangan pa atang ibaba. So, yan. Salt and pepper, syempre. Then, garlic salt. Ayan. Napakita ni Jeremy yung drawing niya. Galing niya, guys, ah. Mga digital art na ginagawa niya. Wow! One day mo lang, gabi mo lang ginawa yan, di ba? 22 minutes lang. Ah, 22 minutes niya lang ginawa yan. Galing, ano. Tapos, ito yung isa. Ito yung isa, mukhang malungkot eh. Siguro daming puyat niyan, laki ng eye bag eh. Mas gusto ko yung naka-purple. Yan dyan. The drawing. So yan, balik tayo ulit. Ito, Montreal steak spice. Masarap to pagka nag-grill kayo ng grill ng chicken. Clubhouse ang brand. Tapos, chili flakes. Then, whole black na peppercorn, black pepper, seasoning salt, cajun, ito yung nasa likod, cajun, paprika, then meat tenderizer, diba kasi may mga steak. Ito, alam ko, hindi naman siya ganun ka-healthy, pero it helps, lalo kapag gusto nyo malambot na malambot yung karne nyo. Pero konti lang, kasi medyo mataas sa sodium to. So, ito pa. Sa likod, yung apat na klase to eh. May barbecue meat na seasoning. May heavenly spices. $1.50 ko lang nabili ito sa dollar store. Tapos, ito yung Texas barbecue naman sa kabila. Then, yung pang gluten-free na seasoning. Yan. Then, ito. Isa to sa mga favorite ko eh. Yung peri-peri. Peri-peri spice. Halo-halo na to guys. May cumin, meron siyang onion, may paprika, may chilies, garlic, dried garlic. Peri-peri yan. Masarap yan. Mga pang-timpla-timpla ko. Tapos, Italian spice. Italian seasoning. Ginagamit ko to sa potato naman. Masarap siya sa potato. Pwede rin sa pasta. Kasi may rosemary na siya, may thyme. Tapos, syempre, sa likod is yung ito parang kikuman. Para sa sushi na soya sauce. Or sa sashimi. Then, seasoning.
Ito yung as ano mixture na to para sa sushi rice. So mas mabilis. Then meron akong mirin sa bandang likod, ayun. Pag gumagawa ako ng teriyaki, nilalagay ko 'yon. Syempre Mang Tomas. Then olive oil na roasted garlic, ito nasa likod na 'yan. Tapos Jufran ketchup. Tsaka sweet chili. And then sesame oil. Sa likod, yan. Ito to. Montreal steak spice to. Ano pa ba? Medyo maliit, kaya ang hirap. Kailangan mo, pag may kailangan ko sa likod, kailangan mo pa siyang tanggalin. Ito yung thick na soy sauce. Kasi sobrang thick nito, tsaka dark. Kaya pag naglagay ka, konti lang. Tapos meron ako spicy na Jufran. Ketchup. Then, Worcestershire. Teka, ang hirap guys. So, ayan, balik muna natin. Wala siyang space. Ito, 5 spice. Pag gusto mo ng medyo parang Chinese style lang ano mo. Ayan, sarap pang marinate din yan. Ito, nahihirapan ako kasi well, although gusto ko itong mga resealable na spices kasi mas mura siya, mas maraming laman. Problema, ang hirap niyang stock up. So, ayan. Cinnamon. Ayan akong chili powder. Tanggal muna natin lahat. Kasi ang hirap. Then, thyme. Ayan akong basil. Meron akong parsley flakes. And then, rosemary. Sa likod, yun yung hindi siya resealable. Pero nabili ko siya kasi nga medyo mas mura. Ayan, may whole cloves ako. Pagka sa ham. Then, bay leaf at saka curry powder. Nilalagay ko siya sa ziplock para nakasil siya. Tapos itong isa na to, ano to eh, masala. Garam masala pag gumagawa ako ng butter chicken at saka ng mga pang Indian na medyo may gusto kong lasa, Indian flavor. Then, sinigang na mix na open na siya. Then ito syempre, hindi mawawala ito sa akin. Oyster sauce. Ito mga dito nila sa baba. Gusto ko siya ilagay sa cabinet, parang problema. May divider siya, so hindi siya kakasya. Dito ko lang sa may side ng rice cooker nilalagay. So, oyster sauce. Meron akong olive oil. Syempre, toyo. And then, suka. Tsaka, patis. Fish sauce. So, ngayon, itong fridge. Maliit lang tong fridge namin. Ano kasi to eh, galing pa sa mismong apartment to. Ayan. So, hindi siya yung malaki talaga. Kaya ang hirap din mag-stock ng marami. Lalo sa freezer. Mas gusto ko yung bago. Siguro, pag nagkaroon na lang ng sariling bahay, in the future, then makabili ng mas maganda-gandang fridge. So, yan yung front. Yan, kung anik-anik. Mga reminder na mga kailangan kong tawagan. At least nakalagay dyan. So, dito na tayo sa may baba. Pagpasensya na. Medyo magulo. Like na nasinabi ko sa inyo, ang hirap. Pag maliit, ang hirap niyang iayos. So, yan. Meron akong egg. Ito, isa pa ubos na. Kaya dalawa yan. Malakas na sa breakfast at mga pang breading. Tapos, meron akong tortilla chips. Yung sun-dried tomato na flavor. Masarap yan sa quesadilla tsaka sa mga wrap. Then, ito chocolate. Tapos, sour cream. Cottage cheese. Then, yogurt. Then, ito. Itong dalawang to. Ano to? Whipping cream. Para sa mga sauce. Or kung gusto mo gumawa ng whipped cream, yan lang. Then, itong butter. Parang hirap niyang kunin. Kasi itong butter na to, ito yung hindi siya nasa lalagyan eh. Wala akong enough space na yung sakto to pagka nilagay ko sa Tupperware. So, nilagay ko lang sa ziplock. Pang saute-saute ko lang naman siya. Then, ito. Masarap to guys. Earth Balance na vegan butter. Hindi mo iisipin na pang vegan siya, pero ang sarap. And then
sa likod, M&M. Chocolate pa rin. And then, ano pa ba? Balik muna natin. Yun tayo sa pangalawa. Siyempre, ito yung natira naming daing galing sa pag-uwi sa Pinas. Marami ito eh, kaya lang namigay ako. So, ito na lang natira sa amin. Danggit, wala na yung pusit eh. Danggit na lang at saka yung tuyo. Para last na yan. Siyempre, hindi mawala ang milk ng mga boys. Wala kasi lang mag-milk. Cereal, or iniinom lang nila. Then, chocolate milk. And then, ito sa akin, soya milk. At saka yung almond milk para sa akin. Sa mga boys, sa akin. Pero kahit sino gusto, minom, pwede naman. Then, beer. Beer ni Hubby. Pag off niya, minom siya kahit once in a week. Paisa-isa lang naman sa gabi. Then, iced tea. Iced tea pa rin. Minsan kasi uhaw-unhaw si Hubby pagdating sa work. So, kailangan meron at least juice na nakaready. Then, ito unsweetened na iced tea. Yung nasa likod, blueberry waffles. Ano lang yan? Ito toast mo lang. Then, ready to go. Lagyan lang ng syrup. Pang breakfast nila Jermaine minsan sa umaga. Lalo pag pang umaga ako, sobrang aga ko, at least meron silang nakaready pang breakfast. Siyempre, tubig. Ito, kasi nga nagda-diet-dietan ako. So, ito yung ininom kong tubig. Meron siyang cucumber, lemon, tsaka lime. Kaya medyo maasim. Ito, zero na sugar na Sprite. Zero calorie. Ewan ko, zero sugar din ata siya. Oo nga, wala siyang sugar. Kumbaga, parang CO2 lang to. Just in case na nagkikrave ka sa soda. Kasi pati mga bata, nagbabawas na rin ang kain. So, pang ano lang yan, pang cheat. Pagka nagkikrave ka sa gusto mo ng soda, ito na lang. Then, ito coconut oil to, guys. Virgin coconut oil. Pag sumag-saute-saute, ito ginagamit ko na. Tsaka olive oil. Balik natin. Pagpasensya nyo na magulo. Sa ilalim, ito, puro gulay ito. Yan. Gulay-gulay. Ito yung asparagus. Nagamit ko na yung kalahate. Nilalagay ko sa ganito, guys, kasi may tubig yan. Tapos tinutubog ko siya dyan sa loob para matagal siyang masira. Aabotin siya ng week. Maganda pa rin ang ano niya. Kumbaga, tingnan nyo. Ano na to? Fresh na fresh pa rin ang itsura niya. 4 days na to sa fridge. Pero ang ganda pa rin. Then, ito yung tira kong nakaraan na ano to? Lemongrass, yung tanglad. Pwede pa yan. Tapos ito, hiniwa ko tong gulay para sa luluto yung ulam. Nakaready na dyan. Tapos yan yung pulled pork. Tinabi ko pang sandwich ni Hubby. Tapos ito, sweet potato. So instead na mag-rice ako, ito na lang kinakain ko. Ayan, meron din akong spinach. Pang salad, tsaka pang salad din sa ulam. Then, singkamas. Ito, butternut squash. Gulay-gulay. Sarap to eh. Iyano mo lang siya, medyo steam mo lang ng konti. Then, iyano mo lang siya sa, toss mo lang siya ng konti sa butter. Tapos salt, pepper, or aromatics, then okay na. Yan, may mangga ako. Tapos ito. Ito yung mini grapes na tomato. Para sa salad. Hindi lang ako nagsasalad, pati yung mga bata, lalo si Jermaine, gumagaya na rin ng diet. Then, ito yung bok choy. Ang tag mo rin na pechay. Tapos ito, lettuce. Bumili kong dalawang iceberg lettuce para sa salad namin. Then, sa loob, syempre. More gulay. Ito, green onion. Bell pepper, carrots, mushroom, ano ba ba? Yan, mga panggisa, luya, kamatis,
sibuyas guys, gusto ko isang ganito lang yung maliliit para isang lutuan kasi pangit yung nag-iwan ka ng tira. Then yung garlic. Garlic, maramihan yan. Ganyan lalagay ko sa rep para hindi siya tumubo. Ayan, may broccoli rin ako sa loob. Ayan. Kabila. Ayan, talong, ampalaya. Tapos lime at saka lemon. Ayan. Cauliflower. Ayan, may potato ako. Ito may, ang tawag mo sa atin ito? Bagyo pechay? Ito, maliliit. Siyempre potato, apakalaki. Isang potato. Tapos may pang roast potato rin ako. Ito yung maliliit naman. Para pang roasted potato. Tapos bell pepper, sobrang lalaki. Kaya guys, yung almost 1/3, ano lang. Wala pang kalahati yung nagagamit ko. Kaya yung natitira na lalagay ko sa Ziploc para sa next na lutuan. Pwede siya pang salad. So, yan lang naman yung mga gulay-gulay. Enough na yan for a week. Dito tayo sa mga gilid. Yan. Dito yung cheese. Sliced cheese at saka shredded na cheese. Then, meron tayong pesto. Ito, chili garlic. Ito yung char siu na sauce para sa pag sumamag barbecue na pang Chinese style. Ito, calamansi extract. Green relish. Sweet green relish. Bacon bits para sa salad. Siyempre, bagoong salsa. Ito yung Tostitos na cheese na salsa. Sarap to eh, para sa chips. Then, Caesar dressing with bacon. Tapos, ito rin, dressing din. Ranch, bacon naman. Tapos, yun pa. Mga palaman. Tuna spread. Ito yung Philadelphia na whip. Ito yung original flavor. Itong isa yung chive. Yung isa may roasted pepper pero naubos na. Mas masarap yung roasted pepper. Strawberry jam para sa peanut butter and jelly nila. Then, mustard. Ketchup. Barbecue sauce. Ito, yung sandwich bread ng Lady's Choice. And then, parmesan, pag may pasta. Kasi ito pag nag-chachayan ako, may gusto namin ng Korean style. Ito yung mga dipin nila, yun. Tatlo yan. Ito yung chili, ito yung soya. Ito parang more on, pag masarap to para sa mga meat sa usawan. Hindi siya ganun kanghang. Ito yung pinakamanghang. Tapos yan, mango juice, iced tea na, green tea na Arizona, with ginseng. Ito, sparkling. Sparkling, yan dalawa. Walang alak yan. Puro sparkling lang. Tapos Korean barbecue. Tapos ito yung tomato basil para sa pasta. Tapos ito, pickle. Gawa to ng kaibigan namin na nasa Worsley. Si Karen. Garlic pickles. Sarap yan. So yan lang naman ang laman ng ating fridge. So yan. Punong-puno. Hindi ko lang paano pagkasyan kasi nga sobrang liit lang niya. So ito, dito na tayo. Hotdog to eh. Ito yung dugo. Ito hotdog pa rin. Longganisa. Ito yung mga green peas na may carrots, corn. Carrots, corn, green peas na frozen pag may fried rice. Tapos, may tira akong ravioli. Isang lutuan na lang to. So, nilagay ko na Ziploc. Meatloaf. So, ito yung mga pang sandwich. And ito guys, ano to? Chicken to na may broccoli sa loob. May stuffing. Instant na yan, nabili ko sa Costco. Siyempre, kahit na-cook tayo, eh, nag-work naman ako ng full time, so minsan kailangan ko ng cheat day din sa pagluluto. So, ito. Meron akong laging backup ng mga ganyan. Para pagka wala akong time magluto, at least meron pa rin ako may hain para sa kanila. Gagawaan lang ako ng sauce. Ito, burger buns.
Hinahati ko kasi guys ang burger buns. Kapag binili ko siya, kung ano lang gagamitin ko, yun lang nasa labas. Yung matitira, ilalagay ko sa freezer para tatagal siya. Ito, pang turkey roast na sandwich. Ito, yung maliliit na turon. Tapos ito yung ano, yung tira ko nung nakaraan na chorizo. Tapos itong sa likod, yung pandan leaves. Ito ang disaster. Kasi ang hirap. Kaya gusto ko yung may drawer na freezer, mas maganda siya. So ito, ayan ang basa filet. Tapos ito yung takoyaki. Ito, salmon. Yan sa gilid yung bacon. Itong breakfast. Tapos ito yung isa ko pang ano, tortilla flour na chips. Cheese, jalapeno cheese naman ang flavor. Gaya nung sa ano, tinapay. Kung ano yung nagamit ko, yun lang ang nasa labas. Then the rest, lagay ko na sa freezer. Para magamit ko pa siya. And yan, meron tayong chicken gizzard. Ito yung ano, frozen na... Anong tawag mo rin? Alimasag? So ayan, essential na ma-skip talaga ang hirap pagkasya. Ito yung lumpia. As usual, sabi ko nga, instant, pang emergency, wala akong time. Meron kami naka-backup. Tapos ito yung tahong na frozen, pero masarap siya kahit na frozen. Then lumpia wrapper. Sa likod yung mango na ano, mango na frozen, pang smoothie. So yan, guys, usually chicken dyan ko nilalagay. Itong side na to, chicken to. May chicken wings, may leg and thigh, merong boneless at saka skinless na chicken. Nakabag-bag na yan, guys. Kasi kung lang yung kailangan ko, at least pag linabas ko, isang lutuan, ayoko nung ituto mo, may matitira, ibabalik mo sa fridge. So usually, pinano ko na sila. Pinoportion ko na. Ito, yung ginibig. Ganyan ito, naka-portion na. Pero kapag kagayan ito, isang lutuan lang, hindi ko na siya kailangan i-frozen. Ay, hindi ko na kailangan, I mean, hindi ko na kailangan i-portion. Kasi isang lutuan lang yan. May tenderloin ako sa ilalim. Pork tenderloin. May ham. Ay, may ham din ako rito, isang malaki. Hinati ko na yan. Tapos, syempre, atay. Atay ng baboy. Then, beef pa rin to. Itong dalawa beef. Tapos isang giniling pa. Then, that is mga pang-breakfast na sausage, tocino. Ayan. Usually, this side, ito yung mga pork and beef. Dito yung chicken sa gitna. Then, dito yung mga fish at saka yung mga kung ano-anong mga miscellaneous na mga bacon, yung mga spring pang-wrapper. So, ayun. Yan ang aking fridge. Pagpasensya nyo na hindi siya ganong grande, pero yan yun. Shoutout ko nga lang pala yung mga bagong friend ulit natin sa community na si Georgia Apo, si Rhea Ortega ng Calgary, tiga rito sa Calgary, Jenny Hau ng Saskatchewan, Ivy Rib, Saskatchewan din siya, si Sis G. Ansero, Kegel TV na tiga Calgary din. At saka si Lizelle Bitoon. Na, at saka yung pinsan niya sa Edmonton, yung Reyes family. Hi sa inyong lahat dyan. Kaya yan. Yan ang aking mga laman ng aking pantry at saka ng aking fridge. So, punta muna kami ng ang tawag ito? Canadian Tire. Bili kami ng tubig. Ito yung tubig na lagay ng tubig namin. Yan, tatlo. So, kasama ko si Jonas, tsaka sila Emma. Ayan, konting prutas. Ayan, avocado. Papaya. Then ito. Dito yung mga kung ano-ano pa. How I wish meron ako extra na lalagyan para sa kanilang lahat. Ayan, kape, creamer, sugar, and dyan iba. Kaya lang, wala na talagang space. So, paano guys? Bili muna kami ng tubig. Magpaalam na ako. So, yan lang. Sana na-enjoy nyo. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next one. Bye!